Nandito pa tayo sa bahay ni Ma'am Del at Sir Angel dito sa Bulacan dahil nakatanggap po tayo ng private message sa Facebook galing sa anak nila, si Ma'am Pai, na gusto ni Ma'am na magbigay ng suporta sa akin, magpakita ng suporta sa akin na matend sa proclamation rally, kaso hindi nga talaga pwede dahil considered na high risk si Ma'am Del dahil she is a cancer patient. So nagpasalamat tayo kay Ma'am Pai dahil inimbitahan niya tayo dito sa kanilang bahay para makilala si Ma'am Del at makausap siya, makamusta siya, and of course makapagbigay ng moral support sa kanya dahil naoperahan nga siya dahil sa kanyang cancer, and baka siya ay mag-chemo pa after ng operation. Kaya maraming salamat, Ma'am Del, sa pagtanggap mo sa amin dito sa bahay ninyo. Sir Angel, maraming salamat po. Ako naman, kami po ang nagpapasalamat sa inyo at dinalaw po ninyo kami. Maganda yung tama yung decision mo, Ma'am, na wag na sumali doon na sa proclamation rally sa Philippine Arena dahil ang dami talagang tao doon. Oh. Ma'am, and nagpapasalamat kami dahil inimbita mo kami dito sa bahay ninyo. Si Ma'am Pai, ilan silang magkakapatid po? Bali, walo po sila. Walo ang anak mo. Ikaw ang idol ng karamihan, Ma'am, dahil yung iba, isa pa lang, ay nagsasurrender na sila sa pagbubuntis at panganganak. Dahil unang-una, nakakapagod yung 9 months na Sir Angel. Talaga, totoo. Idol si Ma'am Del. Nakakapagod yung 9 months na pagbubuntis. Tapos yung panganganak pa, hindi mo ma-explain yung sakit. No? Yung sa labor. Tapos yung postpartum. Yung pagod na pagod ka for 3 months after mong manganak. So 7 times mo po in-endure yun, Ma'am Del? Opo. 7 buntis. And, kayang-kaya mo yung chemo dahil... Sana nga. Sana po. Dahil 7 times ka nag-buntis. Wala nang mas masakit pa sa labor pains. Sana nga po. Sana nga po makayanan ko. Opo. Tsaka nandito naman kami lahat. 8 po yung anak ninyo. And lahat sila nandito sa malapit sa inyo, sa Bulacan, saan pa yung iba? Cavite, Makati. Lahat sila malapit lang sa iyo. So napakaganda ng moral support system ninyo. At saka yung pagpunta po ninyo sa amin, na malaking support na po yan. Magpapalakas po ng aking loob dahil dinalaw po ninyo ako. Hindi namin inakala na pupuntahan talaga ninyo kami. Talagang napakabait po kami. Sobra. Nung natanggap nga namin, actually ma'am, sa totoo lang, supposedly dapat after nung rally, ay pupunta na kami dito. Kaso hindi naayos yung kung saan yung address. Okay. Hindi kaagad naayos namin. Kaya ngayon na lang kami... 2 days after the rally kami. But truly, masaya din ako nga na nandito ako at na naimbitahan ako kasi gusto ko nga bigyan kayo ng words of encouragement sa inyong cancer journey. Malaking tulong po yung mga encouragement na yan. Napakalaking tulong po sa akin. If I may ask, trabaho ninyo noon? Ay, ako po. Before kayo nag-retire? Teacher po ako. Oh, okay. Saan po? Sa public or sa private? Sa public po. Opo. Teacher ako sa public sa Pasay. Okay. Anong, ano po, high school or elementary? Elementary. Kaya pala, ano, mataas yung pasensya mo sa 7 pagbubuntis kasi mahaba pala talaga yung pasensya mo, ma'am. Opo. Kasi, yung mga public school teachers ng grade school, elementary, mahaba yung pasensya. Okay. Talaga po. Mahirap lang. Mahirap, no? Kailis ako. Ay, ma-imagine ko po. Public eh. Oo. Sa pagsagot-sagot pa lang ng students,
Estudyante, Sir Angel. Pag hindi mahaba yung pasensya mo, ano eh. Talaga po. Meron ka bang, ano ma'am, estudyante noon na nakita mo ngayon na successful na siya at ano? Ah, opo. Mayroon, ano po, politician din. Ah, sino, sino? Briones, sa Pasay po. Oh. Ano, counselor po siya. Counselor kaya, na siya ngayon. Oh, kaya nung nag-ano po siya yung rally nila, siyempre teacher, hindi ka pwede ano. Pinantahan niya ako, ma'am, sabi mo, buti nagkita tayo dito. Oh. At sigurado ako, meron pa yung ibang professionals pa, no? Engineers, mga nurses. Kasi ang hawak ko naman noon ay section 2. Ang section 2 ay grade 2? No po. Kasi ang grade 2 ay maraming section hanggang 17. Oh, ang laki ng school? Opo. Kaya ano po, section 2 ako noon. Ang hawak kong grade 2. Oh. Lagi ko sinasabi, ma'am, na ano eh, greatest equalizer ang education eh. Opo, talaga po. Kasi mayaman man o mahirap, kapag nakapagtapos ng pag-aaral, yung opportunity nagiging pantay ba? Opo. Sa magandang trabaho. Sir Angel, ano po yung, before kayo nag-retire, ano po yung trabaho ninyo? Driver lang po. Huwag naman ilang. Diyos ko, kung walang driver, walang biyahe. Namamasada. Doon din sa Pasay? Sa o dito? Makati po. Sa Makati. Huwag naman pumilang ang driver dahil yan na sinasabi ko, kapag walang piloto, walang kapitan ng barko, walang driver, walang gagalaw. Buti hindi kayo nahirapan sa amin sa Davao City. Ang daming ano, parang problem sa lungs ng mga drivers. Ano sila, laging may asthma, laging may ubo. Sakit sa puso. Ah, okay. Kaya na angioplasty po siya. Bago ako angioplasty po siya. Oh.